Lord Jesus Christ. To all of you, nandito po sa simbahan ng Shrine of Jesus the Divine Word and those in attendance po sa online, I warmly welcome you all. Sabi po sa Gospel, Jesus makes the deaf hear and the mute speak. This is po kasi aligned sa ating pinagdiriwang sa araw na ito. Ngayon ay kapistahan ni Our Lady of Lourdes and World Day of the Sick. Indeed, God is our generous Father and our divine healer. Alam niyo po pala, kung titipunin natin ang lahat ng problema sa buong mundo, may tatlo talagang problema, the what you call high impact problems, na pag tumama ito, talaga mapapaluhod ka sa bigat. Una, of course, financial problem, especially when you lost your work. Kasi alam nyo naman, to be able to contribute to the family is a happy occasion. Not to contribute is a painful occasion. Pangalawang problema na mabigat din pag tumama sa pamilya, pag may relationship problem. I read a survey before, humihina daw yung motivation ng mga bata sa public school. Ayaw na mag-aral. They found out because some were affected so much ng awayan ng sa family. Kasi minsan, kahit walang pera, basta nagmamahalan ang mga magulang, you still feel motivated. But tingnan mo, mag-away ang mga ano, you lose your confidence and motivation. Above all, sa lahat ng problema, the third most high impact, pagdating po sa pagkakasakit, especially sa Pilipinas po, walang health insurance na meron naman tayong government agency, ilan lang naman yun, 10%, 20%. That's why many Filipinos left begging in government hospitals and politician. The fear, at alam nyo kung bakit po pala ang physical sickness is causing a lot of anxiety to many Filipinos. Kasi una muna, especially yung mga sakit na irreversible, yung di na pwede magawa ng paraan and debilitating, you cannot work. And much worse, dying, the point of dying, yung mawala ka sa pamilya, sa bulo pang ibabaw. So what are we going to do when facing all these problems? Una, lalo pag may sakit, please believe sa yung scientific medical care na may magagawa talagang gamot. Naalala ko to, kasi some people don't believe in doctors. Naalala ko yung namisahan ko minsan na mayaman. Ano pala siya, at the same time, businessman at international runner. Pupunta pa siya sa Africa, US, Canada para mag-marathon. But the doctor told him, may sakit ka sa puso. Sabi niya, Doc, di ako, ayaw ko mag-take ng gamot kasi runner naman ako eh. He insisted that runner siya, healthy siya. Yun, sa pag-run niya, natumba siya, he died. Tapos naalala ko sa, kasi minsan po, naghihintay din ako sa labas ng clinic ng mga doktor. Tapos, minsan may mga pasyente na pag nakalabas yung doktor, talaga yung pasyente, Dok, di ko kailangan gamot na yan. Yung doktor, narinig ko, pasyente, sinasabi lang nila, nasa inyo po pa rin pala ang desisyon kung gusto nyo mag-take ng gamot. Kasi, ang sa amin na naman, we can give you the best suggestion. Tapos ikaw pa mag-decide kasi katawan mo naman yan. Parang sinasabi na bahala ka sa buhay mo kung anong consequence sa mo. So, please believe in scientific medical care. Pangalawa, mahalaga po ang may faith during sickness. Mahalaga talaga. Bakit? Ang effect ng faith sa atin ay CCT. First letter C, faith will calm you down. Ang iba kasi, namatay hindi sa sakit niya, namatay sa sobrang panic at stress. Naunahan pa siya ng stress. Naalala ko yung isang pari na chaplain sa Cubao, kinanto niya sa akin, pagpasok niya sa pintuan, naku, binato siya kagad siya ng ng sapatos na may sakit. Kaya pala, yung patient is blaming God for her sickness.
So, ba't nakalimutan ng pasyente magkalma muna? So, pangalawa, letter C, why faith is very important. Faith will help you cope yung makayanan yung dinadalang problema. Faith will give you strength to endure. Para naman po, meron kang nakikitang fighting chance para hindi mamatay sa sama ng loob. So, faith will help you cope, makayanan ang pinagdadaanan. Pangatlo, ang faith naman po will help us transcend and go beyond our problems. Kasi yan ang point ng ni Pope John Paul, why he, itong araw na ito is ginawang World Day of the Sick. Para yung mga patients, may mga may sakit, first, they will be led into prayer. Pangalawa, that yung family members will remain committed in caring for them through and through. And third, to lead them that there is purpose and mission for their pains. And the highest purpose and reason and mission is the gift of acceptance and peace, even in the midst of suffering. We long for physical miracle, pero whatever the result, dapat prepared and thankful enough no matter what. To close this homily, allow me to give you two closing, una, yung kwento ni Paul Alexander. Siya pa po pala yung last remaining person na nabubuhay po sa iron lang. Pumapasok siya sa isang malaking iron lang para siyang taol. Kasi nang sa US pala, 70 years ago, nagkaroong polio. Pag na-polio ka pala that time, mapaparalyze ka. Wala pa that time vaccine. So na-paralyze siya from neck down, from 6 years old. Pero believe ka, 80 years old na siya ngayon. But he has to stay sa iron lang for almost all day long. Sabi ng commentator doon sa documentary, Paul Alexander hasn't allowed, hindi niya pinayagan yung sakit niya to get the better of him. He still chose to live a full life. Naging lawyer pa siya and had plenty of mga clients. Tapos sabi ni, tinanong siya ng narrator, what is your secret that for the past 70 years sabi niya, determination. I did not allow any condition and situation to put me down. So kung mayroon po ba kayong dinadala ngayon, so dapat ang invitation ni Jesus sa inyo, do not allow whatever you're undergoing right now to take you down. Allow God to lift you up instead. For Jesus makes the deaf hear and the mute speak. So I invite you to, in closing, yung prayer po, which I composed for today, it will be posted on your screen. I hope you take the chance to join me in prayer. Kung di nyo po kayo mabasa, let me read it to you. I posted this sa Words to Light Our Path Facebook. We can now start. All powerful Father, thank you for the blessing of this new day. Father, I praise and adore you as the Creator, Healer, and Lord of my life. Help me to be always mindful of your sacred presence in my life. Deep in my heart, I believe that I continue to live and have my being because of your never-ending trust, love, and faithfulness to me. Forgive me of my sins and give me the courage to face and correct my weaknesses and shortcomings. Watch over me throughout this day. When I feel down, lift me up. When I feel worrying, remind me that you are in control. When I feel too helpless, embrace me tight. In Jesus' name, amen.